next, guys, is how to use Google Search Console as off-page SEO tool. So, guys, maglalagin lang kayo sa inyong Google Search Console account. Tapos, let's say, gamitin natin yung GSC ng ating client before. Ito siya. So, itong IPS na lang. Yan. So, dito guys sa sitemap. So, dito tayo nagsasabit ng ating sitemap. So, ito na siya. So, click natin ito kung ilan yung na-index niya. So, so, dito natin makikita kung successful pa yung indexing. Tapos, punta tayo dito sa my performance. Yan guys, dito natin matatrack. Tapos makikita natin dito sa queries, ano ba yung mga keyword na sinesearch ng mga customer. Kasi ang company na to ay event security company. So, ano ba yung mga queries na sinesearch ng customer. So, yan. Tapos, makikita rin natin dito yung mga top performing pages na binibisita ng mga customer. Ganun. So, makikita natin dito yung mga URL na nagpa-perform from top 1 pababa. Yan. Tapos, kung ano yung mga countries na nag-visit. Yan. Makikita natin dito yung devices, mobile, desktop, tsaka sa tablet. So, mas marami ang nag-visit gamit ang mobile phone compared dun sa desktop. Dahil sa tablet is konti lang talaga. Search appearance. Wala pa siyang data. So, yan guys. Tapos dito ay pwede natin palitan yung ano, yung date. Ito kasi ang data na to is last 3 months. Meron siyang total of 775 clicks. Tapos yung impressions niya is 15,500. So, pwede natin siyang palitan. Let's say last 7 days lang, last 12 months. So, pwede tayong mag-custom ng date dito. Start saka end. So, let's say last 7 days lang, kunyari. Pinaka-latest, tapos apply lang natin. Yan. So, ito yung performance niya last 7 days. Sa buong isang linggo. Isang linggo, meron siya 52 clicks, tapos yung impressions is 930. Ibig sabihin ng impressions kung ilang beses niya pinakita yung website dun sa customer or so yung ganun guys. So 52 clicks. Kumbaga itong total impressions kung ilang beses nakita ng customer yung website or ilang beses siya bumalik-balik dun sa website. Tapos URL inspection naman. So pwede tayo mag-test ng any link sa website natin kung working ba o hindi. But pwede natin i-check. Let's say kung mga broken link, i-check natin dito. Pwede natin gawin yun. So, mobile usability. Check natin kung may data siya. So, wala namang mga issues. So, dito guys, makikita natin kasi kung meron tayong mga issues. Dito sa overview. So, yan. Makikita natin yung report dito kung meron kang mga error. So, wala naman siya. Then, check natin lahat. Ito dito sa my core web vitals. So, check natin. 0-4 URL. So, wala naman. Yung improvement niya. Wala naman. Wala siyang data pa. So, guys, kung yung website nyo is hindi pa ganun kataas yung domain authority, so, expect na kayo nga na yung data na ibibigay ng Search Console is ano lang din, limited lang din. Tapos, dito tayo pwedeng mag-add ng user dito sa
Settings, punta lang tayo sa settings. Yan. Tapos pwede tayong magdagdag dito ng iba pang user. You are a delegate owner dito. Owner pa rin ako to. Dito, click natin to. Hindi siya. Delegate owner lang tayo dito. Ito, user settings. Ito sa users and permissions. So, dito guys, pwede tayo magdagdag ng user. Yan. Tapos, kung on permission niya is, ano ba siya? Restricted lang, limited lang yung yung ano niya, yung access. Kumbaga, hindi lahat ng features pwede niya maano. Full naman, so, almost the same sa owner din na almost yung data is meron mo siya. Tapos, yung owner naman is, sa owner naman kasi pwede kang mag, magtanggal ng ano, mag-remove ng user. So, yun yung owner. So, yun lang guys ang paggamit ng Google Search Console.